Kasunod lamang nga po ng pagkatalo ng Miami Heat sa Game 5 ng Eastern Conference Finals ay tutulungan nga daw sila ni Joel Embiid. Yan nga ang ating unang pag-uusapan ngayon. Nasasamahan ko na rin ang naibalitang offer ng New York Knicks kay Kai Soto at ang balitang inilabas na ang 3-team trade para makuha ng Los Angeles Lakers si Zach LaVine. Kaya mga idol, tara, halina't alamin natin to. Magandang araw mga idol. Bago nga tayo magsimula at syempre mag-umpisa ngayon dito sa ating susunod na pagkukwentuhan ay i-follow, bisitahin nyo muna at ilike ang ating Facebook page, J-Zone TV. Siyempre, mag-subscribe na rin at pindutin ng notification bell sa aking YouTube channel para lagi kayong maging updated sa mga nangyayari sa NBA. Mga idol, shoutout muna nga pala sa lahat ng laging nanonood dyan na mga taga Masbate City at sa lahat ng solid na mga taga Batangas. So tara, halina't ipagpatuloy natin to. Umaasa na nga sana mga idol ang mga fans ng Miami Heat na makukuha nilang muli ang kalamangan sa kanilang serye sa pagbabalik nila sa kanilang home court at bahay nitong Game 5. Ngunit sa kamalasang palad ay hindi nga ito nangyari matapos silang matalo dito ng Boston Celtics sa score na 93-80. Gaya nga po ng nakalipas nilang laban ay lumamya na naman nga po sa pangalawang sunod na pagkakataon ng shooting ng kanilang mga manlalaro kung saan umabot lamang nga po ito ng 15.6% sa 3-point line. Kaya eto na rin naman nga po ang mismong rason bakit hindi sila nakasabay sa Boston Celtics. Siyempre, at sa pagkatalo nga dito ng Miami Heat ay delikado na nga sila na malaglag sa playoffs ngayong season. Gayong isang talo na lamang nga po ng kanilang team ay sigurado na nga pong magbabakasyon na ang kanilang mga manlalaro. At upang hindi nga ito mangyari ay nagbigay na nga po ng advice ang ilang mga NBA players sa kupunan ng Miami Heat. At isa nga po sa mga nagbigay dito ng payo ay ang superstar ng Philadelphia 76ers na si Joel Embiid na nagsabing kailangan nga daw po ng Miami at ni Jimmy Butler ng isa pang superstar. At dahil nga po sa naging pahayag nito ay marami na nga po ngayong mga fans ang naghihinala na ino-offer na ni Joel Embiid ang kanyang serbisyo para sa prangkisa ng Miami Heat. Bali, may ilan na nga po mga nagsasabi ngayon na gusto na ni Joel Embiid na tulungan ang Miami Heat para makakuha sila ng kampeonato sa mga susunod na taon sa liga. Habang dito naman tayo dumako sa ating pangalawang storya patungkol naman sa kung magkano nga po ang magiging offer ng New York Knicks sa ating kababayan na si Kai Soto kung sakasakali mang kunin nila ito. Bali, isa nga po ang New York Knicks sa mga naibalitang kupunan na interesado sa pagkuha sa ating kababayan at makukuha nga nila ito kung gagamitin man nila sa kanya ang kanilang hawak-hawak ngayon na 42nd overall pick ngayong taon. At ginawa nga nila yan ay maaari nga nilang bigyan si Kai Soto ng dalawang klaseng kontrata. Unang-una nga dyan ay pwede nga nila itong bigyan ng two-way contract kung saan aabutin nga ito ng $75,000 at maaari pa nga siya ditong makakuha ng extra na $204,000 habang naglalaro siya sa NBA at sa G League. Pero kung suswertehan nga siya ay maaari nga nilang bigyan si Kai Soto ng standard rookie contract na nagkakahalaga ng mahigit sa $925,000 sa kanyang unang taon pa lang sa NBA. Kaya kung gusto man nga po nitong makakuha ng mas malaki-laking kontrata ay kailangan nga po niyang i-impress pang lalo ang mga NBA teams. Samantala, dumiretso naman tayo sa ating huling storya na pag-uusapan sa naibalitang at inilabas na 3-team trade para makuha na sa wakas ng Los Angeles Lakers ang isang Zach LaVine. Naibalita na nga po noong nakarang araw na nangangamoy na nga po na desidido na si Zach LaVine na umalis na sa Chicago Bulls at lumipat na lamang sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Kaya kasabay nga po nito ay may lumabas na rin naman nga pong isang 3-team trade scenario para maisakatuparan nila. Marami na rin naman nga po sa mga fans ng Lakers ngayon ang naghihintay na na makuha na nila si Zach LaVine sa lalong madaling panahon. At magagawa nila ito kung
gagawin nila ang sinabing at isinuggest na 3-team trade na kinabibilangan ng mga teams ng New York Knicks at Chicago Bulls. Dito na nga po mga idol ay kailangan munang isakripisyo at i-trade ng Lakers si Russell Westbrook at ang kanilang dalawang future round pick papunta sa New York Knicks bago man nilang makuha si Zach LaVine mula sa Chicago Bulls na hindi rin naman nga po malulugi sa ganitong klaseng trade, gayong makukuha rin naman nga sila dito ng dalawang superstar sa mga katauhan ni na Julius Randle at Evan Fournier. So yun lamang mga idol. Thanks for watching! Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.